Eto mga kanon, samahan nyo ako today mag-deliver ng ibon. Bali may nag-avail sa atin na dalawang cock. Ayan, possible cock to going 6 months. So ito is mga opalines, U-wing. Pero ang order kasi natin opaline lang na cock, pero wala tayong available na opaline lang na cock. Pababa pa lang. So after natin to ma-deliver, i-update ko kayo dito sa mga African lovers natin, lalo na sa mga pababa natin, kasi medyo marami na naman tayong pababa this month mga kanoo. Eto mga kanoo, what's up sa inyo? For today's video pakakawalan na natin yung kalapate ni Mang Jun, si Quatro. So hindi kalapate ni punong ministro mga kanoo, ano. So, dahil nga naka-confirm na natin na hindi ito si Quatro ni Amigo, re-release na natin siya today. Ayan, maganda panahon natin para makauwi rin tong kalapati na to. Ayan. So, pinakain na natin siya, pinainom ng reload para sa ganon, tanggal stress niya, kada hawak natin. So, saka ngayon, ayan, pakakawalan natin siya. So, maganda na yung ano niya, unlike dati nung nadagit natin siya, hindi pa ganito kaputi yung kanyang ilong. Yan, tingnan nyo, saka ngayon, bright na bright na yung kanyang mata. So, sa ayari ng kalapati na to, sana makabalik sa'yo. So, nadalit ko rito sa loft natin, sa Homing Pigeon Loft. So, hopefully, makabalik sa tunay na may-ari. So, dito natin siya papakawalan sa taas, dito sa landing board natin. Kasi, para open na open. Para makita niya kung saan direction talaga siya uuwi. Para sa ganun, di na siya gaanong mahirapan sa lipad. So, hindi ako ng pasensya dito sa may-ari ng ibon na to. Ganun pa man, syempre, sa lahat ng nadamay. Diba? So, maganda naman intention natin. So, last day na nito. Itong kalapati na to. Sa may-ari. Kasi nga, nakaperso. So, tinatawagan ko, hindi naman makontak ang unattended yung kanyang cellphone number na may dulo na 424. Kaya, inakala natin si Quatro talaga to, mga kanoon. No? So, dito siya papakawalan. Kasi after natin magpakawala, mag-harvest tayo ng mga warriors. Ah, hindi pala. Mga young birds natin na African lovebirds. Kasi meron na naman tayong mga haharvestin. Kasi nga, malapit na naman mangitlog yung mga breeder natin. Ayan, nanlilisik na yung mga mata. So, healthy na siya mga kano. Naka-recover siya kung ano mang pinagdaanan niya. O yan, re-release na natin siya. Hopefully talaga makauwi ka sa tunay mong amo. Ayun. Ito, umikot pa ng isang beses. Yan, umikot na ang pangalawang beses. Umikot na ang pangatlong beses, mga kanoo. At ayan, nawala na, mga kanoo. Ayan, nawala na. Dito lumusot eh. Yan, papuntang ano, papuntang poblasyon, papuntang bayan, yung tinahak na daan nung ibon. So, sa mga taga-bayan yun, kundi ako nagkakamali. So, ayun, wala na si Peking Quatro dito sa loop natin. So, sa tunay na Quatro naman, sa mga kapagturo at nakakapag sa uli, kay Sir Punong Ministro, so, dadagdagan natin yung cash na pa-premio or award sa mga kapag balik nung kalapati na si Amigo. Bilang suporta natin yan kay Punong Ministro Loop TV. Saka syempre kalapati din kung gusto nung mananalo, di ba? Pero for pick up only lang yung kalapati kasi sa cash pwede natin send sa GCash. So today dito naman tayo dumako. Samahan niyo ako. Tara. Sayang mga kano, dito sa cage number 2, nest box number 2, dito tayo mag-harvest ng apat na young birds natin. Bale yung dalawa dito, anak nila colorful. Tapos yung dalawa anak nung dito sa cage number 13. So, pinaposter natin dito sa mga opa natin. So, yung isa nag-visual. Ang problema yung isa, hindi po nag-visual. So, hindi ko sure kung split opa, pag-cock siya. And split pail, matik split pail palo rin. So, isa-isain lang natin silang i-harvest. Ah, pero bago yan, update ko muna kayo dito sa mga nagingi na update sa mga may alaga rin na African lovebirds. Sa mga iba pa nating mga pababa. This coming, siguro this month, may bababa na natin sila. Dito sa cage number 3, sa napakagaling na magbuhay ng mga breeder na guinea pig sa atin ni Idol Daddy Butingting, meron dito tayong limang anihin. Anak lahat to dito. So lahat ng mga itlog nito sila, pinapaposter natin para mas mapabilis natin maparami yung mga pale palo natin. At ito nga, yung lima na pisa nila, buhay lahat mga ano.
Alabasin lang natin yung hen. Ayan yung hen, oh. Ayan. Ito yung mga inakay natin dito. Lagyan natin ng flash. Ayan. So, meron tayo ditong lima. Siguro mga 2 to 3 weeks pa to bago bumaba. So, meron tayo ditong dalawang pale palo parblue. Tapos, isang parblue opaline split pale. Tapos, meron din tayong misty. Blue misty, split pale, split opaline cup. Tapos, isang, yun nasa dulo na yon. Yuyuwing opaline split pale palo. Candy ka, candy hen. Sa mga gusto po ng mag-inquire or mag-acquire ng mga parisa na pale palo, meron tayo dito mga visual, may mga split. Possible split pale palo, meron po tayo dito sa mga nag-iibon dito sa lugar ko. Medyo marami tayo niyan. Ito, mga stock pa natin, stock bird. Mga split pale din yan, opaline yung mga yan. Dito sa dilute natin na parisan sa pale palo, eh meron sila nga yung anak, kaso isa lang yung nabuhay sa totoong anak nila. Ngayon yung tatlong anak nila eh galing dito sa taas din. So ang ginagawa kasi nito ngayon, itlog lang na itlog, pinapaposter natin na pinapaposter. So dito pinaresan ko na lang, sinamahan ko na lang dito para sa ganon, yung isa nilang bubuhayin eh matagdagan, di tayo sayang oras. Kasi nga eh, eto meron pang tatlong pinipisa. Di ko sure kung napisahan, check natin. Kasi may tatlo pa natira dito. Anim kasing itlog nila. Yung tatlo, nilipat na natin dito. Ay, bali apat, nandito na. Yung tatlo, nandito na kasi 7 eggs nga pala to mga kano. Check natin kung nabuhay or napisahan na yung iba pang itlog. Ayan, meron na nga. Dalawa. So, isa na lang yung pinipisa nila. Ito, fertile din yan eh. So, ayan, nahayaan ko na yun dyan para sila nabubuhay niyan kasi sabay-sabay yung paglaki saka magkakasize. Ito kasi, medyo mas malalaki na sila. Ito yung mga naunang na-harvest. Ano natin? Ayan, no? Itong kulay green na to. Ito lang yung nag-iisang anak nila. Itong parisa nating pale palo saka parblue dilute. Ayan. Ito lang isang anak nila ngayon. Yung apat dyan, anak na nung mga pale palo natin dito. Dito is meron tayo ditong isa lang ata nag-visual pale palo. Pero automatic na to, opaline na to. Ayan, opaline na tong blue na to. Baka possible maging ewing din. Ito pwede maging parblue. Saka yon parang magiging blue. Kung hindi rin parblue. Pero tong pale palo na to, visual na isa. Automatic yan, parblue na yan. Halatang halata sa kulay pa lang. Dito tayo today mga kano, focus sa cage number 2. Kasi dito tayo may harvest. Ayun, lumabas na yung isa. Napakagandang opalines. Ayan. Green new wing. Against the light lang eh. Green new wing opa. Possible split pale palo. Kasi galing sa split eh. Pero yung dalawa dito. Ayan, meron tayo ditong. Ayun, lumabas na. Meron tayo ditong visual na pale palo. Hindi ko alam kung opa pale to. Mamaya check natin. Saka ipapa-check ko rin sa inyo. Tapos yung kapatid niya. Ayun. Misty na naman. Blue misty. Kaso hindi siya opaline. Ayan, blue misty, split pale palo. So, split opa pagka. Pagkahen, split pale palo lang siya. So, ito yung una natin. Ayan, green new wing. Ayan, oh. Green new wing opaline. Possible split pale palo. Ayan, orange na orange, oh. Pongkan na pongkan yung kanyang hood. Ayan, napakagandang ibon, healthy. Ito yung next natin. Isang blue. Hindi ko alam kung yuwing nga. Blue yuwing siya. Kaso meron siyang rampa, saka ayan o, yung baring. Kaya hindi siya opaline, saka medyo madungis. Yung kanyang ulo, ayan nakita natin medyo maitim. So, pang materyales. Maganda to pang materyales, mga kano. So, next natin, isang, ayan, red eye. Kitang-kita naman natin. Isang blue. So, check nyo nga mga kano kung opaline. Ayan yung likod niya. Para siyang may pagka-violet ng konti sa likod. Tapos, yung buntot niya, ito. Ayan. So, feeling ko hindi siya opaline eh. Ayan, yung buntot. Ayan, oh. Parang may ano eh, parang may... Yung may baring. Ito pala rampa. Ayan, ito yung rampa niya. So, may rampa siya ng violet. Pero hindi ko alam kung normal ba sa blue yung rampa na violet. Ayan. Pero sa buntot, kitang-kita na hindi siya opaline. Pero ganun pa man, napakagandang pale palo na ito. Ayan. Pwede natin siya pang materyales. So, medyo mag-iipon na ngayon ng mga pale palo kasi halos na ubos. Yung mga pale palo natin, yung mga una natin pabuga, gawa nga na, syempre dito sa amin, sa lugar namin, konti pa lang yung nagbe-breed ng mga ganito.
Kaya talagang tinatangkilik pa nila. Ayan. So last mga kanaw, ito green lang siya, green. Pero napakaganda ng scallop nito, ayan. Green opaline. Ayan, napakaganda. O, orange na orange yung kanyang buntot. Green opaline, pongka na pongka yung ulo. Green opaline is possible split male follow. Ayan, itong ibon na to. Yun, mga healthy mga ibon. So, di ko na tinanggal yung nest box para pagka nilalamig sila, eh, pwede na silang lumuog doon. Pero tumutuka na sila eh, kaya nag-decide na ako na iwalay na sila sa mga breeder. Kasi nga, eh, marunong naman na sila individually na kumain sa sarili. Ayan yung update sa mga African lovebirds natin, pero sa aviary natin, ala pa rin nagbago. Spemarimar. Kung meron lang, malapit lang talaga ako sa bilian ng mga cage. Madali lang natin mapuno ito eh. Ang problema lang, napakalayo natin mga ano. Si Colorful, pinagpahinga ko muna. Ito si Colorful. Nga, maraming salamat po sa pagsama sa napakainit nating content for today's videos, Memarimar. So, ang dito ka na bibitapusin yung video natin today. Huwag mo kalimutan subscribe channel ko, Homing Pigeon TV. Okay, maraming salamat. Ingat!